Hi guys! Welcome back again sa aking channel, guys! Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe at saka pakihit na rin ang notification bell para updated kayo dun sa aking mga panibagong video. So, guys, meron akong i-share ulit sa inyo. Kanina, napansin ko, meron nag-message sa akin. So, napansin ko yung kanyang message. So, meron pala siyang tinatanong dito. So, nakikita niya kasi pala yung vlog ko. So, nagtatanong siya kung magkano daw yung puhunan ko, starting ko ng puhunan sa tindahan. So, hindi ko pa rin ito nabablog, matagal na, pero gusto kong i-vlog ito para meron kayong kapulutang aral din sa kwento ng aking tindahan. So, ang pangalan pala na nagtatanong sa aking si Ibon Caspillo. So, pamangkin ko pala siya. So, hindi ko alam kung bakit sabi ko, bakit nag-text siya sa akin. Yung pala may tinatanong na nakikita niya pala yung mga vlog ko. So, meron pala siyang idea na magtitindahan. So, sabi ko, ay wow, sabi ko. Kasi nakikita niya pala yung mga vlog ko about sa sari-sari store. So, meron pala siyang balak na magtatayo ng tindahan. So, magbubukas yung tindahan niya siguro by next month or ngayon June. So, hindi ko siya natanong kung kailan niya bubuksan yung tindahan niya. Pero, sinad niya sa akin yung kanyang store na pinagawa. So, nasa Mindanao ito. Shout out sa iyo pala, Ibon Caspillo. Shout out at salamat sa pag subaybay sa aking vlog. Thank you, thank you. I appreciate. At salamat at abangan mo palagi yung aking vlog para magkaroon ka ng idea kung paano palaguin ang iyong tindahan. So mag-uumpisa ka pa lang. So ang dapat mong gawin ay kung ano lang yung mabenta, yun lang yung iyong bibilhin. Halimbawa kasi pag nagpa-umpisa ka pa lang, so dapat yung mga pangunahing bilhin muna yung uunahin mong bilhin. Kahit malaki yung inyong puhunan, so, wag mo lahat bilhin. Siguro pwede ka rin naman bumili muna ng mga tingi. Siguro mga 1 month or 1 week doon mo malalaman kung mabenta ba yung items mo or hindi. So, doon ka magdagdag ng paninda na madami. Nagtatanong siya guys kung ano ba daw dapat niyang gawin. So, sinabi ko rin through messenger, nag-usap kami, tinawagan ko rin siya. So, sinabi ko kung ano mga style ko. So, nasa sa kanya kung gagayahin niya or hindi. Kasi mas maganda kasi kapag ikaw mismo ang magbabantay ng tindahan. So, kapatid niya daw ang magbabantay, adi tamang-tama yan, may vlog naman ako or magkakaroon naman kayo ng idea, ng sarili niyong idea kapag meron na kayong tindahan. Itong aking mga pagbablog, eh, magkakaroon ka lang ng idea. Ayun yung aking viewers na nagtatanong kung magkano daw halaga ng aking tindahan, yung laman ng aking tindahan. So, hindi ko pa rin naman na-estimate to, pero hindi ko sigurado kung magkano. Basta nag-umpisa lang ako sa 4,000 plus. Dati kasi, nagtindahan kami dun sa dati naming inuupahan. So, nagkakahalaga lang siguro yun ng mga 10,000. Siguro yun. Kasi konti lang naman ang bumibili doon dahil subdivision kasi yon. So, nag-uupa pa kami nung panahon na yon. So, hindi masyadong mabenta doon. Pero siguro, nagre-range din ng benta ko doon ng 1,500 to 2,000 a day. Nung nandun pa kami sa kabila, doon sa inuupahan ko. Kasi halos kasi, mga medyo may kaya naman yung mga bumibili sa akin. So, hindi lahat ng items ay mabibili. Kung ano lang yung mga na kakalimutan nilang bilhin sa grocery, yun lang ang nabibili nila sa akin. So, hindi kalakihan yung store ko before. So, yung dito sa bagong tindahan ko, nag-umpisa lang ako dito ng 4,000. So, kasi yung dati kong store, ay sinulian ko doon sa mag-uupa uli. So, doon ko lahat ibinenta sa kanya yung aking mga dating paninda ko. So, halos nasa 7,000 ata lahat yung naiwan kong tinda. So, nasa 7,000 lahat yung natira kong mga paninda doon. Bali, pinautang ko lang sa kanya. Kumbaga, parang hinuhulug-hulugan niya dahil wala rin naman siyang perang full
So, yun lang din ang ginawa ko. Hindi ko kasi dinala dito nung time na yun. Dahil yung kapitbahay ko, meron din tindahan. Dito yung sa harap, may tindahan din. Kumbaga, nahiya ako. At saka may work ako before, kaya hindi ko naintindi. Kaya ang ginawa ko, iniwan ko muna yung tindahan ko doon at pinahulog-hulugan ko na lang yung total nung paninda ko. So, nung lumipat na kami dito, bali, may work pa ako noon. So, kumbaga, parang halos ilang buwan lang ako na mayroong work. Kasi, tamang-tama, mayroong retrenchment yung dating kong work. So, may bayaran. So, nagpabayad ako. So, yun yung umpisa na nagkaroon ako ng sariling tindahan dito. Bali, yung last sahod ko sa dati kong work ay binili ko ng lahat ng paninda. So, since na meron sa kapitbahay ko yung katabi ko at dito sa harap ko, meron tindahan na grocery, sabi ko, gusto ko yung ibang items naman yung aking ititinda. So, ang ginawa ko, bumili ako ng mga frozen goods at saka gulay. Yun naman yung aking paninda nung panahon na yun. So, since 2013 yun, yun ang first na tinda ko dito sa aking tindahan. So, hindi pa maayos yung tindahan ko dito. Bali, wala pang screen. So, meron ako mga sibuyas, kamatis, yun lahat ng mga ricados. Meron ako mga gulay, meron akong karneng baboy, manok. So, dati na talaga yung karne ko at saka mga manok. Meron na talaga akong stock before. So, hindi masyadong mabenta nung panahon na yun dahil konti pa yung tao dito. So, siguro, yung benta ko lang nung panahon na yun is nasa halos lang 1.5 at saka halos puro utang. So, wala akong magagawa dahil nag-iipon ako ng mga customers nung time na yun. Dahil bago pa lang ako dito. So, kumbaga nagpahahatak pa ako ng mga customers. So, ang ginagawa ko, nagpapautang din naman ako. Pero, mali. Ang daming takas sa akin. So, siguro, lesson learned naman yun sa akin. So, siguro, katulad din sa inyo, siguro ganun din ang nangyari sa akin. So, lesson learned din yun sa akin. So, ngayon, hindi na masyado ako nagpapautang sa panahon ngayon dahil mahirap. So, nagumpisa ako doon sa 4,000. Balik tayo doon sa 4,000. Hanggang sa paunti-unti, dinadagdagan ko ng dinadagdagan hanggang sa lumaki na lang. Hanggang lumaki ng lumaki. So, tagal ko nang hindi napapasukan ng pera to. Kumbaga, yung tubo ko dito na lang maroroll na maroroll. So, yung estimated ko dito, hindi ko masyado alam lahat kung magkano ang laman nito. Estimate ko lang na siguro maabot siguro siya ng nasa 300,000. Nasa 300,000 na to estimated ko. Umpisa tayo sa 4,000 plus. So, siguro ang naibagsak ko na dito lahat, hindi siguro nagkakalaga lang siguro siya na nasa 50,000 yung cash na pera dito. So, yung iba, the rest, tubo na. So, pinalaki ko talaga ng pinalaki kasi tamang-tama naman si husband ko nasa ibang bansa. Kumbaga, yung pangkain namin ng anak ko, isa lang yung anak ko, yung pangkain namin, nasasapat din naman at kumbaga sobra-sobra yung kita ko sa kamilang dalawa ang kumakain. So, hindi masyadong malakas kaming gumastos. Kumbaga, naiipon yung ating benta. Kumbaga, nairo-roll ko rin at hanggang lumaki na ng lumaki. So, napakalaki ng tulong na itong tindahan ko kasi malaki nang nawawala dito. Kumbaga, malaki na yung nakuha ko dito. Kumbaga, malaki na yung tubo. Feeling ko nga ito, tubo na lang ito ngayon eh. Feeling ko lang. Kasi sa tagal ko na. So, kumbaga magna 9 years na ako dito guys. Sa tindahan kong ito. So, masaya din dahil malaki yung kita. Kapag marami kang paninda. Malakas yung kita. Kasi, mas maganda kasi kapag lalo pa nag-iisa yung anak ko, kumbaga hindi naman siya palakain ng paninda ko. So, kukuha man siya konti. Kumbaga, nai-steady yung kita at saka nai-steady yung katawan ng puhunan natin. Kumbaga, hindi nagagalaw masyado. Kaya, yun guys, yung aking ma-share lang. Yun yung aking puhunan is 4,000 hanggang umabot siya ng 300,000.
yung aking groceries ngayon. So, even, ito yung aking sagot sa inyong tanong. So, bali, pwede ka naman magpuhunan ng kahit magkano doon sa tindahan mo. Mas maganda kasi maliit ang puhunan mo para doon mo malalaman na kung lalago ba o hindi. Kasi parang katulad sa akin, 4K, ang laki ng napalaki ko ng ganito, 'di ba? Mas maganda kasi pag ikaw mismo ang mahawak ng tindahan mo. Kasi kumbaga mamomonitor mo yung flow ng tao, mamomonitor mo kung ano yung bibilihin mo, kung anong malakas na items. So, yun lang din ang bibilihin mo. At kung ano yung hinahanap ng customer, yun lang din ang unahin mong bibilihin. At saka, baka mamaya ay makikita mo dun sa supermarket, tapos ay nagagandahan ka nito, ay hindi pala mabenta sa store mo. Kaya ang style mo dyan, kung ano yung hinahanap ng customer, yun lang ang ililista mo at yun lang ang bibilhin mo. So, wag ka munang bibili ng napakaraming items. So, unti-unti muna, pwede muna siguro 1 dozen lang sa mga mabibentang items katulad ng mga pangunahing bilihin, katulad ng suka, tuyo, mga ganyan, bitchin, asin, mga ganyan, mga magic syrup, at canton, noodles, yun ang mga pangunahing bilihin na lagi-laging hinahanap ng mga customer. Asukal, yun yung mga unahin mong bilhin. Diba? Saka ka na magdagdag kapag yung hinahanap sa'yo, saka ka magdagdag. Ganun yun. Yun ang style dun. Diba guys? At saka, huwag mong kalimutan. Mag-alaga kayo ng pusa. Kung ayaw nyo man sa pusa, wala tayong magagawa dahil yan ang malaking tulong sa atin. Dahil dati, wala akong pusa. Ang daming nasirang mga paninda ko. Ang dami. Parang lahat, halimbawa, bumili ako ng ilang pirasong gatas. Ang daming gatas ang nasira. Ang daming kape ang nasira. Halos buong plastic ng sisirya. Ang dami, puro ngingat-ngat ng daga. Diba? So, nakakapanlumo, nakakasama ng loob. So, wala tayong magagawa. So, nagkaroon ako ng idea, sabi ko, mag-alaga ako ng pusa, di bali nang madami siyang pupo, kahit saan-saan na lang nagpupupo. Nagkaroon ako ng idea, kasi may vlogger ako na naririnig sa anak ko. Bali, sabi daw, bumili daw siya ng cat litter, kahit saan-saan niya daw nilalagay yung mga cat litter na tinataihan ng pusa niya. So, nagkaroon ako ng idea, doon ako nagkaroon ng idea na bibili ng taihan ng pusa. So, ngayon, wala na akong problema. Pagdating sa aking mga paninda, kahit saan ko ilalagay, kahit nakabuyang-yang yun dyan, hindi kinakain ng daga. So, yun ang katuwang ko sa aking pagtitinda. Kahit saan ko ilalagay yun, kahit naka-open man siya, walang kumakain na daga. So, guys, sana may katutulutang aral yung aking pag-vlog sa inyo, guys. Yung mga bagong nagpa-plano pa lang na magkaroon ng sari-sari store, ayan, gusto nyo magkaroon ng tindahan, pwede naman kayo mag-start ng tindahan kahit magkano lang yung puhunan. Wala naman yan sa laki ng puhunan, mas basta, kahit maliit na puhunan, pwede. Kahit na 500 nga, pwede. Basta yun yung unahin mo lang, yung palagi hinahanap ng mga customer. At yung palagi mo rin hinahanap sa loob ng bahay mo, yun ang unahin mo bilhin. Yun guys. Hindi yun sa palakihan ng puhunan. Mas maganda kasi pag malaki talaga yung puhunan mo dahil lahat talaga nandyan na agad. Diba? So kung mag-uumpisa ka pa lang naman na medyo maliit yung iba, eh gusto nila malaki yung puhunan, pwede rin naman kayo makapag-umpisa kahit konti. Huwag nyo nang antayin na lumaki yung ipon or malaki yung puhunan nyo. Saka kayo magtinda. Ngayon, pwede nyo na umpisan, guys. Go! Ako nga, diba, 4,000. Pwede nga yan, 2K, 1K, pwede 500, pwede. Si ate Ruby Sulicar, 500 nga nag-uumpisa siya, yung isang vlogger. 500 nga nag-uumpisa siya ng tindahan niya, 500 lang. So, diba? Ako nga, sa akin yan, medyo malaki-laki dahil yung aking unang paninda eh may karne kasi at saka mga manok. Kumbaga, malaki yung puhunan. Halos frozen goods kasi yun. Malaki yung
puhunan, tsaka yung mga gulay-gulay. So, wala pa akong groceries nung time na yun. Ang nagsabi lang sa akin na magkakaroon ako ng groceries, yung mga umuutang sa akin ng mga pang-ulam. Sabi nila, one time shop muna lahat. Bilhin mo na lahat, sabi sa akin. Yung mga customer ko. Ay, shout out pala kay Marinor. Marinor Ripuyan. Siya yung nagsabi sa akin na, lahatin mo na, bilhin mo na lahat. So, ang ginawa ko naman, dahil nahiya ako sa neighbor ko, dito sa neighbor ko, ang ginawa ko, bahala na lang. So, ang ginawa ko, tamang-tama, may dumadaan ng mga wholesaler dito, dito nagpapa-order. So, ang ginawa ko, sabi ko, halika, sabi ko, dalhan mo ako ng toyo suka. Yan muna ang inuna ko, toyo suka. Yan ang style ko. Hanggang sa, nilagay ko lang sa box na maliit, muna. Sabi ko, sige, dalhan mo ako ng ganito, dalhan mo ako ng ganyan. Dahil nahiya ako sa neighbor ko, dito sa dikit ko ng bahay, nahiya kasi ako. So, no choice, kasi gusto ko kumita. Kaya, di bali nasabihan niya akong gaya-gaya ako, kasi dahil wala na akong work noon. At saka gusto ko na agad, nung nawalan ako ng work, gusto ko magkatrabaho agad-agad. So, ibig sabihin, so, umpisa nung nawalan ako ng trabaho, nagtinda ako agad kinabukasan. Kasi gusto ko magtinda agad dahil ang hirap ng wala akong kita. Nag-aasa lang ako dun sa padala ng asawa ko kasi nasa abroad yung asawa ko nung panahon na yon. Aasa lang ako sa kita ng asawa ko. Sabi ko, mabilis maubos yun. Kasi ang pera ngayon, mabilis maubos. Bilhan mo lang ng kalahating sa akong bigas. Bayad mo lang sa kuryente, bayad mo lang sa lahat, diba? So, yun ang style ko, guys. Yung last sahod ko, binili ko agad. Kasi sabi ko, gusto ko magtinda. So, mag-start na kayo, guys, kung gusto yung mag-start ng tinda. Dahil, masarap naman magtinda eh. Kasi, sa dami ng tao, sa kapitbahay natin, sa kapaligiran natin, bibili at bibili pa rin yung customer sa'yo. Sa, kahit sabihin mo, dikit-dikit, akat sa palengke niya eh, di ba? Dikit-dikit kayo, di ba? O, marami pa rin naman silang benta. Pero maraming tao, nasa kapaligiran natin. So, yun lang guys. Even Caspillo, ayan na. Sinagot na kita sa inyong katanungan. Ayan na. So, yun lang ang advice ko sa'yo. Huwag bumili ng hindi masyadong mabenta ang items. Bili ka lang ng ilang piraso. Kung ano lang yung mabenta, kasi paumpisa ka pa lang, kung ano lang yung mabenta, yun lang ang bibilhin mo. Yung mga pangunahing, bilihin lang. Yun lang. Kahit sabihin mo malaki yung puhunan mo, unti-unti lang. Pwede mo rin naman na idadagdag sa sunod na week. Diba? Ganun lang naman yun eh. Kasi, yung mga bahay kasi dyan, halos, hindi masyadong dikit-dikit. At saka dami ka rin kakompetensya dyan. Eh, lalo pa probinsya ka. Diba? So, hindi natin alam yung flow ng tao na pupunta sa'yo. Kaya ang gagawin mo dyan, lahatin mo na. Tindahin mo na lahat. Para isahan na lang ang puntahan ng tao. Kasi mahirap. Ayaw ng customer yun na wala kang ganito, merong yung iba meron kang ganito, so pupunta pa sa ibang store, ayaw nila ng ganun, gusto niya one time shop lang, parang katulad sa akin dito na lahat, kumbaga ayun, lahat na hinahanap ng customer, ilista ko, yun ang style ko, kahit bihira yun hinahanap sa akin, basta nabigkas na yung items na yun, ililista ko at bibilhin ko, yun ang style ko, para yung pangalawang punta ng customer, may ibibigay ako, yun ang style ko, at saka tama lang yung ating presyo. Huwag tayo magmamataas ng price. Kasi pag mataas ang presyo natin, hindi tayo li-level dun sa ating mga kakompetensya, wala. Hindi lalago yung ating paninda at walang bibili sa inyong paninda. Baka abutin pa ng expiration at hindi lang yan, baka ikaw na lang kakain ng items mo. So, yun lang guys. At sana may mapupulot kayong aral sa aking pagpa-vlog ngayong gabi. So, gabi na. So, mag-11 PM na dito. Sabi, ngayon ko na ipa-vlog ko. Hindi na bukas. Kasi bukas, hindi tuloy-tuloy ang pagsasalita ko. Minsan, iba-iba na yung masasalita ko. Alam nyo na yan, guys. Diba? Yung mga kawaiti ko. Alam nyo na yan. Diba? Pag naisnobo kayo, diba? Naiiba uli yung inyong salita. So, sabi ko, ngayon ko na ipa-vlog ko ngayong gabi. Para tuloy-tuloy yung salita ko. Diba, guys? At saka tamang-tama din na ngayon niya itinext sa akin. Diba? Fresh pa sa mind ko yung kanyang tanong. So,
So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe. Pindutin mo lang yung subscribe. Tsaka pakihit na rin ang notification bell para updated kayo din sa aking mga panibagong video. So, yun lang guys. At keep safe kasi may pandemya pa rin naman at lahat tayo, hindi pa lahat vaccinated. So, ingatan natin ang ating sarili. Kailangan magmamask pa rin tayo. So, kung nasa labas tayo, meron tayong mask, meron tayong face shield, at saka meron tayong palaging alcohol. Huwag iwawalang bahala dahil may pandemya pa rin tayo. Kasi mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Dahil ang laki ng ating babayaran sa hospital kung tayo ay magkakasakit, mahirap. Diba guys? At saka salamat sa Panginoon dahil malakas pa rin tayo. Salamat at wala tayong sakit. Thank you God. Thank you pa rin sa mga customer ko. Thank you, thank you, thank you sa inyo. Salamat God at lahat pinrovide mo sa amin ang aming mga needs. Tsaka yung mga sa customer ko, salamat din. At binigay niyo din God yung kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Thank you, I love you God, I love you. At thank you sa mga subscriber, thank you sa mga kapitbahay, thank you for watching guys. Bye-bye!